Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinuman hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugan ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya huwag kayong humato nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring tungkol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahang kang
lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa puon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila, ang isang talinhaga. Walang pumipiraso ng bagong dimit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak sapagkat sasabihin niya masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po o magandang tanghali po sa inyong lahat. Bigyan naman natin ng papuri ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kadeboto sa Quiapo Church at sa ating iba't ibang social media platforms, ngayon po ay Biyernes at araw ng Biyernes ay ang araw ng ating pagdedebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, marami sa atin yung nagkiklaim na sila ay sarado katoliko. Familiar ba kayo doon? Sige nga, palakpakan yung mga nagsasabing sila ay sarado katoliko. Nako, marami. Kaya nga lang,
Minsan, pag sinabi nating sarado katoliko, hindi ba dapat tayo ay mga katoliko o kristyano na bukas? Kasi minsan, pag sinabi nating sarado katoliko, hindi ko nila lahat, sabi ko lang minsan, meaning may mga pagkakataon na kapag ang isang tao ay sarado, sarado kristyano, sarado katoliko, minsan ayaw nang maging bukas. Ibig sabihin, ayaw nang tumanggap ng kahit na ano. Kaya sa ating mga pagbasa, ang paalala sa atin ay maging bukas, kristyano na bukas. At ang pagiging kristyano na bukas ay bukas unang-una sa kapwa. Bukas ang puso at isip na tumanggap ng kapwa. Sa ating unang pagbasa, narinig natin na sinasabi ni San Pablo, "Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin." Kasi tayo mga tao, bago pa naman natin kilalanin yung ibang tao, yung kapwa natin, minsan nauna na agad yung ating paghuhusga. Nauna na agad yung ating judgment. Mabuti man o masama. Diba? Pagka nakakita tayo ng pulis, pulis. Nagliligtas yan ang mga tao, pumoprotekta yan. Kaya lang baka nangungutong yan. Lalo na sa mga traffic enforcer, diba? Kapagka nakakita tayo, minsan, ng mga pare, may pare. Nagdadasal yan palagi. Nagmimisa yan palagi. But sadly, minsan, may impression din tayo na, gusto lang niyan pera. At kung ano-ano pa. Bawat tao na nakikita natin, kahit hindi pa natin nakikilala, minsan, nauuna yung ating paghusga. Pero sa ating unang pagbasa, sinasabi dito ni San Pablo na kahit pala ang paghuhusga ay may tamang panahon. Tamang panahon at tamang oras. At ano yung sabi ni San Pablo? Kailan yung tamang panahon para manghusga ng ating kapwa? Sabi niya, sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kailan darating yung ating Panginoong Hesukristo? Kailan ang kanyang pangalawang pagdating? Walang nakakaalam. So in other words, para bagang sinasabi ng ating Panginoon o sinasabi ni San Pablo na wala tayong karapatang humusga ng ating kapwa. Sabi sa ating katekismo, dapat tayo mag-ingat sa pag-iinterpret o sa pagbibigay ng kahulugan sa bawat kilos at salita ng ating kapwa. Dahil hindi naman natin alam kung ano yung nasa isip at puso ng ating kapwa. Malalaman lang natin yung nasa isip at puso ng ating kapwa at ang kanilang mga intensyon at motibasyon kung lagi natin yan makakasama at kung makikilala natin sila. At pag nangyari na yun, siguro pwede na tayong maghusga sa ating kapwa. Kaya kung tutuusin, ang may karapatan lang talaga na magbigay ng husga sa kahit na kanino man ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Dahil siya ang nakakaalam ng kaibuturan ng ating puso at isip. Wala nang iba. Kaya unang-unang panawagan sa atin ay maging bukas sa ating kapwa. Tignan natin ang ating kapwa bilang ating kapwa, higit sa ano paman. At bilang bukas din na Kristiyano, ang pagiging bukas na Kristiyano ay pagiging bukas sa tamang panahon, sa tamang oras. Sa ating Ebanghelyo, kinu-question ng mga Pariseo ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit yung mga alagad mo hindi man lang naguhugas ng kamay? O bakit yung mga alagad mo sa ating Ebanghelyo ngayon hindi nag-aayuno? Pero ang sagot ng ating Panginoon,
mag-aayuno ba sila habang nandito pa ang lalaking ikakasal? Ang problema sa ating mga tao, kadalasan, kung hindi tayo masyadong advance, masyado tayong late. Ibig sabihin, maraming pagkakataon, hindi tayo makasabay sa galaw ng panahon. At ang pagiging Kristiyanong bukas ay bukas sa galaw ng panahon, sa galaw ng oras. Dahil ang galaw ng oras ay ultimately galaw ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo pwedeng masyadong malate, hindi naman tayo pwedeng maging masyadong advance. Sana nasasabayan natin yung galaw ng panahon. Dahil may tamang panahon o may tamang galaw, may tamang kilos sa tamang panahon. At dito sa ating Ebanghelyo, matututunan natin, minsan kasi tayo, kapag naranasan na natin kung ano yung nakasanayan natin, ang hirap tumanggap ng panibago. Ang hirap tumanggap ng panibago. Sa ating Ebanghelyo, ito yung halimbawa ng pinapakita ng mga Pariseo. Nasanay sila na sinusunod ang batas. Nasanay sila na sinusunod ang ritual. Nasanay sila na kapag ka mag-ayuno, dapat mag-ayuno. Nasanay sila sa kung ano-anong mga nakasanayan nila. Kaya kapag ka merong bago na ibinibigay sa kanila, hindi na sila makasunod. Ang sama na ng tingin nila, ang sama na ng pagtingin nila sa mga bago na ibinibigay sa kanila. Kaya nga inihahalin tulad ito ng ating Panginoon sa bago at lumang sisidlan. Kaya kung luma ang ating isip, kung nakatali ang luma, o kung nakatali sa luma ang ating isip, mahihirapan din tayong tumanggap ng mga pagbabago. Kahit na yung mga pagbabago pa na yun, ay nanggagaling sa ating Panginoon. Diba? Minsan, ganito rin yung sakit natin. Kung ano yung mga nakasanayan natin, ayaw na nating baguhin. Kung ano yung mga nakasanayan natin, ayaw nating pakialaman tayo. Aba, nasanay na ako pumunta sa albularyo eh. Bakit pa ako pupunta sa doktor? O nasanay na akong pumunta sa sa manghuhula eh. Bakit pa ako magdadasal, magnonobena? Nasanay na ako sa mga pungsoy, sa mga pampaswerte. Bakit pa ako maniniwala? Kung dasal lang, hindi yata sapat yun. Luma. Naiipit tayo minsan sa mga makaluma. Kaya hindi tayo makagalaw. Kapag hindi tayo makatanggap ng pagbabago, tayo ay hindi nagiging bukas. Tayo ay nagiging sarado. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, isang bagay ang pwede nating matutuhan sa mga pagbasa natin ngayon. Maging Kristiyanong hindi lang sarado, pero maging Katoliko na bukas. Bukas sa pagtanggap ng ating kapwa, bukas sa paggalaw ng panahon, nang sa gayon, maging bukas din tayo sa bawat pagpapala at sa bawat bagay na matututuhan natin sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno
sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanang ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal
ang pagkabuhay sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po'y magsiluhod. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong po natin sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ministry ng Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan po namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para po sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Ganun din po mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tignang mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X o Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na po sa YouTube kung saan ipinalalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalagana po natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Mga paalala naman po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan
na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ang Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!